Magandang araw po sa lahat. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan sa mga pagkakataon ito. At muli, tayo ay narito na naman sa isang panibagong serye ng ating pag-unang makina. At may mga ilang bahagi po tayong ikakabit sa araw na ito. At bago tayo magpasimula o magsimula sa ating pagbuo o pagkabit ng ibang mga bahagi ng makina, ay sana po mag-like na kayo, mag-share, mag-comment sa ating mga videos, at huwag kalilimutang mag-subscribe at i-click ang ating notification bell para updated kayo sa ating mga bagong videos na i-upload. Ang mga pyesa o bahagi ng ating makina na ikakabit sa steering ito ay ang mga sumusunod. Ang ating thermostat, ang ating thermostat housing, ang ating water inlet connection, ang ating bypass tube, ang ating coolant filter, at ang ating compressor, air compressor, at ang kanyang bracket. At ito naman ang ating crankcase breather tube at ang kanyang clamp. At meron tayong camshaft cover plate at ang ating fuel pump. So yan po ang mga ikakabit natin sa seryeng ito. Ang mga tools na gagamitin natin sa seryeng ito ay ang mga sumusunod. Ang ating T-wrench, ang ating box wrench, ang open-end wrench, ang ating channel lock plier, ang ating socket wrench ratchet handle, ang ating socket wrench extensions, ang ating socket wrenches, at gagamit din tayo ng adapter at ang ating torque wrench. Ang una nating ikakabit ay ang ating camshaft cover plate. Atensyon ito, torque wrench. Okay. Ito ay maliit lamang, so pang tingnan na lang. Yan, tapos na po siya. At ang ating isunod ay ang ating crankcase breather tube. So ipapasok lang natin siya dyan. At i-twist natin bababa. Yan. At tapos natin ang pabuti. Yan. At ating ika-clamp siya. So gagamitan natin ang ating channel lock plier. Ganyan. So
papapasokin lang natin siya. Ganyan. So, lock na siya. So, kung titingnan natin, parang kita nyo, yung pagkakalagay. Yan. Okay. So, yan. Nakalagay na ang ating crankcase breather tube at ang ating camshaft cover plate. Ito ang ating camshaft cover plate at ito ang ating crankcase breather tube. Ngayon ay dadako naman tayo dito sa bandang side at umpisa nating ilagay ang ating filter. At ito na ang ating coolant filter. Nagyan na natin siya. Okay. Ah, teka. So safety, lagyan natin siya ng oil dito. Kunting oil lang dito sa ating seal para maganda ang kanyang paglapat. Okay. Ayan mo siya. So, kunting speed lang po yan. Gamitan lang natin ang kunting upit. Kunti lang. Ayan. Okay na po siya. At atin namang isunod ang ating thermostat. So, ayan po ang ating filter. At atin namang isunod ang ating thermostat. At ilalagay natin siya dito. Ito na siya, ang ating thermostat. So, nalagyan natin siya dito. O, yan. Kita nyo ba yun? Yan. At ang kanyang housing. So, nakaganyan siya. Nalagyan natin ang ating apat na bolts o tornillo dito. At atin siyang ito torque wrench. Dahan-dahan lamang sapagkat maliit lang. Yan. Tunog ng konti. Yun. Yun. Yan, konti lamang sapagkat sila ay maliliit lang ang katawan ng o stem ng ating mga bolts. Ang isusunod natin ay ang ating water inlet connection. So ito ang ating water inlet connection. Okay, dito yan sa baba. Kung makikita nyo, baba natin ang ating camera. Yan. So, dito ang ating water inlet connection. Okay. So, nalagay natin muna. May bolt siya rito. At ang ating dalawang bolt
ito. Ang isa naman ay dito sa taas. Yan. Okay. Gagamitan natin ang T-wrench number 8. At kung hindi natin maabot, gagamitin na natin ang ating torque wrench na may number 8. Okay, alisin natin ang ating extension siguro. Yan. At kunin natin ang maliit na ratchet. Okay. So, ito ang ating maliit na ratchet. Ipit mo siya. At hingipitan siya sa baba ng konti. Ayan. At hingipitan na natin siya. At atin siyang i-torque wrench. Ayan. Ayan. Okay. So, sa baba na lang, ang ating gagamitin ay number 10 na socket wrench. Okay, ito yung number 10 socket wrench. At atin na siyang ito dito sa baba. Ulit. Yun, tulog na. So, yan ang ating water inlet connection. Ating isunod naman ang ating coolant bypass tube. So, ang coolant bypass tube ay dito po hanggang dyan sa ating water inlet connection. So, ito may konting langis na dito. Nilagyan natin para madali siyang pumasok dito. At doon. So, una, pasok natin muna siya dito sa ating inlet connection. At ating ipapasok na dyan sa may intake manifold. Ito medyo masikip. So, kailangan nating sikutin muna ng konti para pumasok ang ating goma.
kailangan siguraduhin natin na huwag siyang mag-leak. Kasi pag nag-leak ang tubig, ay mag-o-overheat ang ating makina. Dito kasi ng ating O-ring ay dadaan-daan dapat natin dadaanin na maipasok. Ayun. So yan, lapat na siya. So ilalak na natin. Ito ay number 8 ulit. Okay. So, atin siyang ito, okay? Talk natin siya. Yan. Tumulog na. So, yan ang ating thermostat housing. Nandun sa loob ang thermostat, ang ating coolant bypass tube at ang ating water inlet connection. Ngayon ay dako naman tayo sa paglagay ng ating air compressor. So, ipapasok natin dito yan. Air compressor. So, atin siyang lalagyan muna ng nut. At sa taas, ay dito. So, initial muna. Hindi natin muna siya hintikan. So, hand tighten muna. Okay. Kasi maglalagay tayo ng ating bracket. So, ito yung bracket niya. Pakita ko po sa inyo. So, andyan siya sa may makina. Para pag umandar ay hindi siya umalog. So, fix. Parang nahawakan siya ng maigi. So, atin ang ilagay ang ating bracket. Tumilo muna. Kanyang katawan or housing. So, maglalagay na tayo dalawa. So, untighten muna. Yung dalawa naman, ipasok natin sa ating cylinder block. So, para madali. So, huwag natin hihigpitan na isa-isa. Pag nahigpitan mo na siya, ipapasok sila sa butas. So, masisira ang inyong bolt, yung thread ng bolts. So, dapat pasok natin yung muna sila lahat. So, ating T-wrench. Ayan. Ibutan mo na natin ang clearance. At ang dalawa.
Magkakunta natin ang ratchet. Okay. So, gamitan natin ang ratchet. So, attention dito, wrench. Yeah. Ipit na natin yung dalawa dito. Number 18. Dito na, sa taas. Okay, so, dito siya magpasok. Dito na natin ang ating open wrench. Socket wrench. Okay, ito ang gagamitin natin. Ginamitan ko po ng power handle. Ayan. Okay, gagamitan na natin ang top wrench. So, hindi lang siya, pababa lang siya. Okay, tingnan natin. So, 15 or 14. Muna, 30 muna. Yun. So, gawin natin 15. Or 40 muna. Okay, so step by step. 40. At 50. Atin ang isunod, ang ating water injection pump. So, ito ang ating injection pump. Ayan. Makita nyo. Ay, papasok natin siya doon. Okay. So, ganito ang papasok sa kanya. Dahan-dahan na. Ayan. So, pupush natin siya. Yun. So, pasok na. Lalagyan na natin ang ating mga nuts. Ayan. So, isa dito, sa taas. Mahirap tong kapain. Ayan. Buti at takpas pa agad. So, ito naman dito. Mahira. Yeah.
So ilabas muna natin para hindi tayo mahirapan. At ipasok natin. At yung sa pagbila naman ay sa likod. Kailangan dahan-dahan lang sapagkat mahuhulog ang ating kesa. So, magandang tayo ng ating tirage. Hindi pasok. Magandang tayo ng ating extension sa ating socket wrench. Atin ang torque wrench siya. So, 20 Newton meter muna. Okay, set natin sa 20 Newton meter. Isang round pa. Tingin muna. Dalawa. Tatlo. So, gawin natin 30 Newton meter. So, last na to. 30 Newton meter. Okay. Isa. Dalawa. At tatlo. Okay. So, summarize natin kung ano ang ating mga nagawa sa araw na ito. Ngayon po nagtatapos tayo at ating tingnan ang ating mga ginawa. Okay, so ang una nating ginawa ay ang ating camshaft cover plate. At ikalawa, ang ating crankcase breather tube. At ang ikatlo ay ang ating coolant filter. Pang-apat, ang ating water inlet connection. At pang-lima, ang ating coolant bypass tube. At pang-anim, ang ating thermostat sa loob at ang kanyang thermostat housing. Pang-pito. At pang-walo, ang ating air compressor. At pang-siyam, ang ating fuel pump. So yan po ang ating mga nakabit sa sering ito ng ating pagbuo ng makina. So yan po ay ang mga bahaging yan ay nakalagay sa bandang kanan ng ating makina kung tayo ay nakaharap sa kanya. So sana po ay subaybay po kayong muli. Huwag kayong bibitiw at mabubuo natin ang ating makina. Salamat po.